Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Kapitana Nihais ang magbibigay na naman ng pagpaliwanag, reaction, point of view and opinion sa mga bagay-bagay na nangyayari po sa mga community na kung saan ay dati kasama tayo. Ayan, so ayan no, mega love shoutout muna sa Mahal Community Worldwide, sa Timbirador, sa Kalingap Community, sa Tekram Community, at sa lahat po ng mga GC, mga chapters, ayan, at mga team na mga sumusuporta po sa atin at sa mga kaibigan natin dyan. Ayan, no? So, actually, hindi naman ako magre-rebat kasi hindi naman ako nagbigay ng aking opinion para lang makipag-rebatan, no? Kaso yung akin lang is magbigay ako ng opinion ko, magpapapaliwanag ako for public awareness and at the same time, public information. Ayan. Ngayon, kung medyo natatamaan kayo at medyo nariririlto kayo, eh problema nyo na yon, di ba? And besides ako, yung mga reaction ko, may mga basis yan. Yung basis dyan is yung mga naririnig, nakikita at mga pinag-uusapan sa community kung saan eh tayo ay nagiging kasama, di ba? No? So, kung ano man yung mga nireaksyonan ko, eh yun ay ayon sa mga naririnig na pag-uusapan at mga pangyayari. Hindi tayo dito gumagawa-gawa ng kwento. And syempre, at the same time, nagbibigay din tayo ng ating pananaw, ng ating analysisyon at ng ating mga opinion, no? Kasi alam ko naman, hindi ko mapi-please lahat ng tao kasi iba-iba tayo ng opinion. But syempre, opinion nyo, opinion ko, magkaiba tayo, no? So ayan, narinig ko yung grabe ka, IMix, ang lakas mo, no? Pwede mo na palang, ano, pwede mo na palang mapasunod si AC sa'yo. narinig ko yung ano mo, AC, ha? Narinig ko yung rebat mo sa akin. Ano tong nung mga PI mo, ha? Alam mo, AC, hindi ako magtataka, hindi rin ako nagulat kung magmumura ka dyan or ipi-PI mo ako kasi siguro kung hindi kita kilala at hindi ka balahura ng klase ng tao, baka magulat ako. Baka masaktan ako, pero alam ko naman kung anong klaseng tao ka, alam ko kung anong klaseng pagkabalahura ka, at alam ko naman na ikinabubuhay mo at pinagkikitaan mo yung pamabalahura mo. So ano pang bago, di ba? Sabi ko nga ay inaalmusal, tinatanghalian at hinahapunan ko na lang yung mga bashing na yan, di ba? And sana, no, kasi karamihan ng mga viewers nyo dyan is puro mga babae or karamihan, di ba, is puro mga maedad na rin, no? So sana hindi bumalik sa inyo yung mga pag-PPI mo dahil nakikita ko tuwang-tuwa yung mga viewers mo sa pagmumura mo sa PPI mo. So sana, no, may mga kapatid kayong babae, may nanay kayo, may mga kamag-anak kayo, di ba, na babae. Pero sana hindi bumalik yung pag-PPI ninyo dyan sa mga nanay nyo, lalong-lalo sa mga viewers nyo na mga nanay na rin, di ba? So ayan. Bakit? Na-real talk ba kayo? Nasaktan ba kayo? Ayan, unang-una, hindi ko sinabi na pinatay ni Mig si Mahal. At yes, alam ko na COVID ang medical result or ang medical abstract ni Cutie Mahal, COVID na nakalagay dahil nung time na yon sobra pong prone ang COVID. Nasa COVID time tayo nung time na yon. So alam kong COVID. At wala akong sinabi na hindi COVID ang sakit ni Cutie Mahal. Ang punto ko doon or ginaklaro ko doon is namatay si Cutie Mahal sa poder nila ni Mix Molino. Doon nagkasakit. Diba? So, automatic na yan. Namatay yung isang tao sa poder ninyo na hindi nyo naman kamag-anak, obligasyon ninyong ipaliwanag sa pamilya kung ano ba yung nangyari. Wala naman sinabi ang tesorero siblings na pinatay nyo yung kapatid nila eh. Hinihintay nila, lalong-lalo na nang umuwi si Ma'am Irene, yung pagpapaliwanag or ang pag-uusap nila ni Mix Molino. Kasi syempre, andoon si Mahal sa poder nila. Ibalik ko sa inyo dyan, ibalik ko sa UAC. Kunwari, namatay yung kapatid mo, namatay yung kamag-anak mo, no? Or namatay yung isa sa pamilya nyo sa poder ng ibang tao na hindi nyo naman kamag-anak. I'm sure magtatanong kayo, maghihintay kayo ng paliwanag.
Wala akong sinabi na pinatay ni Mick si Mahal. Wala rin akong sinabi na hindi COVID ang sakit ni Mahal. Kasi alam naman yan, nasabi na yan nila ni Ma'am Lani na ang result is COVID sa medical abstract. Diba? Wala akong sinabi na pinatay o hindi COVID ang sakit. I-review nyo yung aking live. Ang sabi ko, ang pagpapaliwanag ang hinihintay ng Tesorero Sibling para once and for all, diba? Matapos na yung paghihintay nila sa isa't isa at magkaroon na rin sila ng wala na silang mga burden na dinadala, di ba? Wala akong sinabi na pinatay. Sobra lang talaga kayo exaggerated na magdepensa or magpaliwanag dyan. O bakit? Parang nagpapahalata kayo na guilty kayo eh. Kasi wala naman kaming sinasabi, pero kung makapag-react kayo, magdepensa kayo. Grabe, sobrang exaggerated. Hindi ako ganun kabobo para hindi ko malaman. Andyan na ako sa Mamix AC, nauna pa ako sa iyo sa Mamix. Kung meron mang nakakaalam at meron mas marami ang nalalaman, ako yon kumpara sa iyo. Yung sa iyo, ano lang yon, buy and sell na yan ang pumasok kayo. Alam ko na COVID, yun ang result ng medical abstract. Eto, nung time na yon nasa COVID tayo. Kaya nga, hindi pinauwi si Cutie Mahal nung namatay yung papa niya kasi nga, di ba, may COVID. Kaya nga, nagpa-swab test sila bago pumunta kay Mura kasi nga may COVID. O, di ba? Tapos, nung time na yon, di ba, nag-usap na sila, sinabi na si Mahal may lagnat, inuupo, ganito, on and off, di ba? So, nung time na yon, na usong-uso ang COVID, dapat, nung naglagnat si Mahal, di ba, sana man lang pina-check up agad para at least, kung COVID man yung kinamatay ni Cutie Mahal, at least, di ba, at least nalaman na nung pagpa-check up pa lang, di ba? Hindi naman agad-agad namamatay sa COVID eh. Ako, nagka-COVID ako 2 times. Oh, buhay pa ako ngayon kasi na-treat ng maaga. Nung nagkalagnat ako, ayan, test na agad ako, diba? So, diba, nasa puder nila si Cutie Mahal kung nung unang araw o dalawang araw pa lang nanilagnat, nisipon, upo, on and off, kung pina-check up agad, nalaman na COVID yon, baka na-treat pa, diba? Baka, marami tayong mga baka at sana kasi nga, tapos na, may nangyari na, di ba? So, yun, di ba? So, dahil nasa puder sila ni Mix, sa puder ni Mix si Mahal at the time, si Mix ang may responsibilidad na magpapaliwanag sa kapatid kung ano ba ang nangyari. Di ba? So, yun lang. Hindi nga pinauwi si Mahal nung namatay papa niya kasi di ba may COVID nung time na yun. Di ba? Kaya nga nagpa-swab test nung pumunta ng Bicol kasi nga may COVID nung time na yun. Diba? So sana nung nagkalagnat si Mahal, inubo si Nipon, pina-check up na agad para kung malaman na COVID yun, na-treat agad. Yun ang sinasabi ko. At ang sabi ko, si Mix ang may responsibilidad na magpaliwanag sa pamilya. Kung kayo nga try, sana lang, no? Sana lang hindi mangyari sa inyo. Diyan sa mga supporters ng kabunsuan, marami diyan yung maedad na parang anak nyo na si Cutie Mahal. Diyan sa mga nanay, sa mga mami sa kabunsuan, sana hindi mangyari sa inyo. Pero palagay na natin, yung anak ninyo na matay doon sa kaibigan niya, nag-stay sa kaibigan niya. Yung kamag-anak nyo nag-stay doon sa ibang tao na hindi nyo naman relatives. Namatay doon, hindi kayo magtatanong, hindi kayo mag-iimbestiga kung ano ang nangyari, hindi kayo maghihintay ng paliwanag nung kaibigan niya kung bakit namatay yung mga kamag-anak niyo doon. 'Di ba? Same scenario, yun yung ini-explain ko, 'di ba? Yun yung ini-explain ko at yun yung opinion ko based doon sa mga nangyayari kasi 'di ba, may mga lumalabas na umuwi si Ma'am Irene, naghintay na mag-usap sila, nag-volunteer ang Team GSP na bigyan sila ng venue kung saan sila pwedeng mag-usap, pero hindi, no? Hindi po nakipag-usap si Mix Molino. Ito pa. Yes, nag-usap sila nung nakamamatay lang ni Cutie Mahal. Naka-quarantine si Mix, pumunta si Sir Jason. Pero nung time na pag-uusap nila noon, paniwalang paniwala kung ano si Sir Jason, kung ano yung mga sinasabi ni Mix Molino. Diba? Nung time na nagbigay din si Mix ng statement niya sa paalam, naniwala tayong lahat.
Pero nung time na tumakas si Migs at si Jethro nang pumunta sa lamay ni Cutie Mahal at sinabi na ipapalibing ang cellphone, doon nagkaroon ng agam-agam ang tesorero si Blaze kung bakit ipapalibing ang cellphone. Pero nanatiling tikom yung bibig nila. Saan lang nagkaroon ng problema nung nag 40 days? Kasi doon na lumabas ang lahat. Nung malaman na nawala na yung pera, diba? Nung pumunta sa 40 days, na akala mo sila ang nagbayad sa venue, na inimbitar lang sila doon, pero sila pa ang nagpalayas ng mga supporters doon, diba? Doon lumabas yung mga issue. Kahit na nung bago ilibing si Cutie Mahal, nung sinabi na nila na isama ang cellphone, maganda pa rin ang pakikitungo ng tesorero si Blinks sa kanila hanggang mag 40 days. At saka huwag niyong basihan yung interview sa Boy Abonda, yung interview sa KMGS, yung mga unang live ni Sir Jason before mag 40 days, dahil nung time na yon wala pang alam kung ano yung totoo. Hindi pa lumabas kung ano yung laman ng cellphone na gustong ipalibing. Hindi pa nalaman na wala na palang pera si Cutie Mahal, di ba? Doon na lumabas lahat ng isyo at nagkadugtong-dugtong na dahil sa mga fans and supporters, hindi lang naman dahil sa Trocero at kay Migs, di ba? O lahat ng sinasabi ko na yan, base yan sa nangyayari. Ha? Base yan sa mga nangyayari at pinag-uusapan sa community. Hindi ko gawa-gawa yan. Kagaya na lang nung sabi ko, dahil nagpa-interview si Migs, may nasabi siyang about sa lamangan, hindi sa nanglalamang ng kapwa. Ha? Sinabi ko, di ba, na from July 20 to August 4, naka-anim na upload siya long videos sa kanyang channel. Kay Cutie Mahal, tatlo lang, yung isa, intro lang 17 seconds. Fake news ba yan? Na-check nyo ba yung channel ng idol ninyo? Dahil hindi ko po gawa-gawa yan. Base yan sa nakikita ko dyan sa channel ng idolo ninyo. At legit yan. Diba? Hindi yan fake news, hindi ko gawa-gawa yan, ha? Kung maka-PI kayo sa akin, ang lakas, ha? Ha? Pinagkikitaan nyo talaga yung pag-PI nyo, ha? Number 2, yung sinabi ko about sa pera kung saan nawala yung kredibilidad ni Migs Molino para sa karamihan dahil sa sinabi niya, interview yan, legit yan, sa interview ni Ogie Diaz. Sabi niya, wala silang pinakikialaman sa pera ni Cutie Mahal ni piso dahil ang ATM at bankbook na hawak ng tita ni Mahal. Pero ang ending, hawak pala ni manager at wala ng laman. O ngayon, fake news ba yan? Hindi yan fake news kasi legit yan, galing yan sa bunganga ni Mig. Base yan sa interview ni Ogie Diaz kay Migs Molino, which is pinatutunayan ng Tesorero Siblings dahil hawak na nila yung bankbook nung tinurnover ni Jet, ni Jethro at 25K ang laman, maintaining balance. At saka yung logbook kung saan nakalista lahat ng expenses na mga ginastos ni Mahal doon sa Batangas hanggang sa mga pag-vlog, pagpunta sa Bicol at sa lahat-lahat ng mga ginastos. Diba? Hindi fake news yan kasi may basis yan. Galing sa bibig ni Migs at galing mismo sa kay in-interview sa turnover ni Jethro na logbook at saka bankbook at saka ATM. Oh, fake news ba yan? Opinion ko yan, reaction ko yan based sa mga nangyayari. Hindi ko gawa-gawa yan. Diba? So, ano ang PI doon? Ano ang PI doon? Hindi ko minura si Migs, hindi ko ginawa ng kwento. Hindi ko ginawa ng kwento. Naglalabas lang ako dito ng opinion ko, naglalabas na ako ng analysisation ko dahil naandyan ako sa Migs nung time na nangyayari yan. Diba? At totoo naman, sinabi ko, buti pa yung tatay ni Jethro na kinabang sa pera ni Cutie Mahal. Ay mismo sa bibig ni Jethro nang galing yan, na yung perang inutang niya kay Cutie Mahal, pinagamot niya sa tatay niya. O, fake news ba ako doon? Nagsisinungaling ba ako doon? Saan banda ang PI doon? Saan banda ang PI doon? Diba? Kasi nabubuking kayo pero yung pang-rebat nyo, yung pang-depensa ninyo, nililiko nyo. Dumaan ka dong sa dinaanan ko para malaman mo at makita mo yung
pinupunto ko, hindi yung lilihis ka ng daan tapos magmura-mura ka dyan, mag-PI ka. Uulitin ko. Ulitin ko, saan banda ang fake news sa panlalamang na sinabi ko? July 16 to August 5, ulit-ulitin ko to. I-check nyo dyan sa channel ng idolo ninyo kung hindi legit to. July 16 to August 4, anim na long videos ang naka-upload dyan. Yun yung sinabi ko sa live ko. Kay Cutie Mahal Tatlo. Noong last na vlog nila, pumunta ng Bicol, lamang na naman si Mix. O sinabi ko lang naman, yun yung ano eh, yun yung totoo eh, 'di ba? Hindi ko gawa-gawa 'yon, hindi fake news 'yon. Ha? O bakit kayo nagagalit? Ang tungkol sa pera ni Cutie Mahal, 'di ba? O legit din 'yon. Galing sa interview, nag-base ako sa interview ni Mix, nag-base ako dun sa sinabi ni Jetro at nag-base din ako dun sa sinabi ng Tesorero Siblings na 25,000 ang laman ng kanilang bank book nung sinauli at saka yung ledger na listahan. 'Di ba? O ngayon, tungkol sa pagkamatay ni Cutie Mahal, may sinabi ba ako sa live ko na pinatay ni Mix si Mahal? May sinabi ba ako na hindi COVID ang pinatay ni ang kinamatay ni Cutie Mahal? Ha? Kahit pa sabihin hindi COVID ang kinamatay ni Cutie Mahal, kahit pa sabihin sakit lang ng tiyan ang kinamatay ni Cutie Mahal, dahil nandoon siya namatay sa bahay nila ni Mix, responsibilidad ng pamilya Molino 'yon. Ha? Bago ka magpatira ng ibang tao sa bahay mo, alam mo na yun na kung ano yung mangyari sa tao na yan, responsibilidad mo yan. Ngayon, kung ayaw mong tumanggap ng responsibilidad, huwag mong tanggapin yan. Diba? Huwag mong tanggapin yan. And besides, hindi naman si Cutie Mahal ang pumunta dyan para tumira. Dinala ng manager, dinala ninyo dyan para tumira kasi nga mag-vlog kayo. So bago nyo pinatira si Mahal dyan, alam nyo na na may responsibilidad kayo dyan in case na merong mangyari, lalo na PWD si Cutie Mahal. Yun yung pinapaliwanag ko, intindihin ninyo. Kasi ibalik ko sa inyo, kung kayo may kapatid, may anak, may pamilya na tumira sa ibang bahay, sa ibang tao at namatay, hindi kayo magtatanong, hindi kayo mag-iimbestiga, hindi kayo maghihintay ng paliwanag ng mga tao na yun kung ano nangyari sa kamag-anak nyo. Yun ang papaliwanag ko sa live ko. Wala akong sinabing fake news, wala akong sinabing pagmumura, wala akong sinabing paninira. Reactionist tayo, di ba? Naintindihan nyo yan. Reactionist tayo, so nagbibigay tayo ng reaction based sa mga pangyayari dito. Di ba? Naiintindihan nyo yan dahil ganyan din kayo or talagang nagdidepensa lang kayo para sa sariling interest ninyo. Nagpapaliwanag ako for public information and public awareness. Kasi kung hindi siya nagsabi na hindi siya nang lalamang, hindi ko naman yun nahalungkatin yung vlog na yun na from July 16 to August 5. Hindi ko naman nahalungkatin yung vlog sa Bicol na nakaapat siya at isa lang kay Mahal. About sa pera, kung ito kasi every time na ini-interview kasi yung idolo ninyo, pagdating sa topic kay Mahal, daan-daanin niya lang sa paiyak-iyak. 'Di ba? Daanin niya sa paiyak-iyak. Kaya meron nagtanong diyan, hindi mo ba naintindihan yung statement ni Mix noong vlog niya sa paalam? Yun po yung vlog niya is kamamatay pa lang ni Cutie Mahal. Hindi pa po natapos ang 40 days so wala pa tayong alam. At yung mga sinasabi niya doon hindi consistent sa sinasabi ng manager. Lalong-lalo na pagdating sa oxygen. Balik ko din sa inyo, kung kayo may pamilya na nagkasakit, saksakan ng oxygen na hindi naman, wala namang background sa medical field or sa medical profession yung taong sasaksak ng oxygen sa kamag-anak nyo, okay lang sa inyo? Ha? Okay lang sa inyo? Ito yung sinasabi ko is yung gusto ko maramdaman nyo din in case na mangyari sa mga pamilya nyo or mangyari sa mga sarili nyo. Ha? Huwag lang tayong mag-isip na parang akala nyo kinakawawa yung idolo ninyo. Huwag nyo isipin na parang binabastos, binabalahura. No. Itong mga sinasabi ko ay binibase ko lang din sa in case kaya na sa atin mangyari yun. Diba? In case na sa atin mangyari yun, wala namang problema kung dyan nakadepende ka, nakadepensa kayo sa idolo nyo. Wala namang problema kung mahal na mahal nyo yung idolo ninyo.
Pero itong sinasabi ko is, ito yung mga napag-uusapan sa community. Kahit na mga latecomers kayo sa community, alam nyo na yan yung mga pinag-uusapan, yan yung mga topic, yan yung mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot. At yung ibang mga reaction ko, naka-base din ako doon sa mga statement ng Tesorero Siblings. Wala akong ginawa-gawa ang kwento dito. Ha? Inuulit-ulit ko nga sinabi dati, nasabi ko hindi ako pwedeng magtahi-tahi ng kwento in behalf of Migs Mulino. Hindi rin ako pwede gagawa-gawa lang ng kwento in behalf of Migs Mulino kasi hindi pa siya nagsasalita. Yung mga sinasabi ko based sa mga lumalabas na mga statement sa bibig ng pamilya Tesorero. At yung ibang mga sinasabi ko, yan yung totoong nangyari dito sa community. Diba? Nung namatay yung papa ni Cutie Mahal, bakit hindi pinaswab kung gusto talagang pauwiin? Kasi nung pumunta sa Bicol, pwede naman palang magpaswab at pumunta doon. Diba? Pwede naman pala. So, nung time na yon, COVID yon, na may COVID. Lahat ng tao sa buong mundo or sa buong Pilipinas, buong mundo, no? Pag may konting ubot sipon lang, naaalarma na sila kasi may COVID nga nung time na yon. So, konting ubot sipon lang, naaalarma na sila kasi baka COVID. Si Mahal na on and off ang lagnat, hindi man lang naisipan na ipa-check up kasi baka COVID kasi may COVID nung time na yon. And then, yung namatay, ang result is COVID. Diba? So, COVID. Wala akong sinabing hindi COVID ang kinamatay ni Cutie Mahal. Wala rin akong sinabing pinatay ni Migs. Sobra kayong exaggerated yung mag-react. Ha? PI pa more. Yung mga pag-PI ninyo, bumalik sana yan dyan sa inyo. Bumalik sa mga mami-mamihan ninyo. At bumalik dyan sa mga kababaihan na supporters ninyo. Diba? Galit na galit kayo sa akin. Kasi ano, nare-real talk ko kayo. Ha? I-check nyo yung channel ng idol nyo kung nagsisinungaling ako. Ha? Lahat naman siguro nakita at narinig niyo yung interview ni Ogie Diaz. Mali ba ako? Ha? Mali ba ako? Hey, si sa bibig niya nang galing yon. O, nibigyan ko ng reaction. Reactionist, nibigyan ng reaction. Yung interview na yon. O, sinabi, nagaling din sa bibig ni Jethro na nagastos na yung pera sa pagpagamot ng papa niya. O, binigyan ko ng reaction. O, mali ba? Ha? Mali? At saka sabi ko sa inyo, may nagtanong din. Sabi niya, ano ba yung sinabi doon sa comment? Nakalimutan ko na. Diba? Ito pa pala. Pagdating sa lamangan, easy. Diba? Hindi mo maintindihan. Ikaw nga dati naalala mo, nagalit ka sa mga kasamahan mo. Umalis ka nga yata sa GC kasi nalalamangan ka sa time slot ng live nyo. Diba? Tampo-tampo ka dati kasi oras ng live mo nakukuha ng iba, sinasabayan ka. Yan yung tawag na lamangan. So, alam mo na. Ngayon doon sa in-explain ko, hindi ba panlalamang yon? Ha? Or na-real talk ko lang talaga yung idolo ninyo? Kasi kayo siguro mismo hindi nyo alam. Diba? Kayo mismo hindi nyo na-discover yan. So, galit na galit kayo. PI pa more. hindi na ako nagtataka kasi yan na talaga yung ugali mo. Yan na yung tatak mo eh. Yan yung ikinabubuhay mo eh. Yan yung pinagkikitaan mo. So, ano pang bago, di ba? Ah, nakakatuwa. Gigil na gigil kayo. Ito naman mga viewers nyo. Naku, palapak ng palapak sa PI mo. Ah? Kayo yung sinasabihan niya na PI. Yung mga nanay niyo, sinasabihan niyang PI. Kayong mga nanay dyan, sinasabihan na kayong PI. Bumalik yan sa inyong lahat. Bumirang. At sana, ha? Sana, ulit-ulit ko, sana hindi mangyari sa inyo yung nangyari kay Cutie Mahal. At sana wala isa sa mga anak ninyo na mamatay sa kapil, sa ibang tao. No, sa posisyon ng ibang tao. At sana wala din isa sa kamag-anak ninyo, no, na yung mga hard-earned money nila is ibang tao ang gumastos. Totoo yan. Yan yung kinagagalit ninyo. Totoo naman talaga. Diba? Yes, inutang, binayaran. Pero, diba?
Diyos ko. Ah, paulit-ulit na lang tayo dito, ninyo makuha yung punto. At saka huwag kayo exaggerated kasi kayo lang din ang sumisira sa idolo ninyo. Kasi sobra kayong magdagdag at magbawas ng mga kwento ninyo at ng mga reaksyon ninyo. Sabi ko nga, tamang reaksyon lang, tamang pagdidepensa lang, di ba? So, kung yan lang palagi, yan palagi ang i-PPI nyo sa akin, uulit-ulitin ko rin yan. Uulit-ulitin ko rin yan. At sabihin ko sa inyo, ulitin ko, wala akong sinabing fake news. Hindi ko gawa-gawa kasi lahat ng mga sinasabi ko, base yan sa mga lumalabas sa bibig ng mga taong concerned na pinagsasabi ko. Hindi ako nagtatahi-tahi ng kwento dito. Ngayon, kung totoong alam nyo ang buong kwento nung pangyayari nung namatay si Cutie Mal, alam nyo yan yung mga pinagsasabi ko. Saan ka nakakita na ang cellphone ni Papa Libing? Kung kayo sa pamilya nyo, namatay yung kapatid nyo, namatay yung nanay or tatay ninyo, namatay yung asawa mo, ipapalibing yung cellphone ng asawa mo, hindi ka magtataka? I-analyze nyo guys, hindi tayo naninira dito kundi pinag-uusapan natin yung mga nangyayari, pinag-usapan natin yung senaryo, di ba? So yan lang, PI pa more, natatawa na lang ako, hindi ako affected, kasi alam ko ugali nyo na yan, pinagkikitaan nyo yan at kinabubuhay nyo yan, di ba? Shout out nyo pala yan sa Batang Quiapo. Yan, yan yung mga tao na magiging kasama ninyo, ganyan kabalahura. Kawawa naman kayo. Yung mga tao na yan nung pumasok sa buhay ni Mix Molino, ayan, anong nangyari kay Mix? Naiwan sa kangkungan. Kailangan pang gastuhan para umingay ulit ang pangalan. Diba? So, ingat-ingat kayo dyan. Ay, Diyos ko, Awa ako sa inyo dyan. May mga pinag-aralan naman kayo, diba? Pero, mga ganyang klaseng taong tuwang-tuwa kayo, ganyan pala kayo, diba? So, shout out sa mga PIPI nyo dyan, ha? Bumalik sana sa inyong lahat dyan, sa mga nanay nyo, sa mga nanay dyan, sa mga kababaihan dyan. Diba? So, ayan lang guys, no? Ulit-ulitin ko tong reaction ko hanggang sa sige. Iduin nyo pa ako. Isampal ko sa pamumukha ninyo yung mga kinukunan ko ng mga bases ng mga pinagsasabi ko. May clip dyan sa interview ni Hugo Diaz, nandyan sa channel niya yung sinasabi ko, nandyan yung clip na sinabi ni Jethro na pinagamot sa papa niya yung perang inutang niya. Diba? Totoo yan, lahat. Nagbe-base ako dyan. Kasi yan yung mga lumalabas sa bibig ninyo, di ba? So, huwag kayo mag-PI-PI dyan. PI ninyo yung mga sarili ninyong mga pamilya, yung mga kasamahan, yung mga kababaihan dyan. At yung mga nanay nyo yung matatanda na dyan na kung tutuusin, may anak kayong kagaya ni Cutie Mahal, di ba? So, may mga anak dyan na may mga, may mga anak na mga PWD dyan, may mga anak na may mga diferensya dyan. Ayan, sana hindi bumalik sa inyo yung nangyari kay Cutie Mahal. At isa ka na rin dyan, isa ka na rin sa may mga anak na PWD. Sana hindi bumalik sa inyo yung nangyari kay Cutie Mahal, di ba? So maraming salamat po and God bless everyone. And ayan, laban lang. Tuloy nyo na yung pagmumura nyo, di ba? Tatawanan ko lang kayo. So, bye-bye and magandang gabi po sa lahat.